Kaugnay po ng balitang yan, makapili po natin sa pamamagitan ng telepono ang hepe ng San Jose del Monte, Bulacan Police, si Police Superintendent Fitz Macariola. Hepe, magandang hapon. Welcome po muli sa QRT, sir. Magandang hapon po naman at magandang hapon po sa ating sa inyong mga tagapanood. Hepe, unang-una, kakamustahin po namin ang estado ng illegal drug trade diyan po sa inyong nasasakupan, sir. Dito po sa ating nasakupan dito sa City of San Jose del Monte, patuloy pa rin po ang ating kampanya sa illegal na droga. At masabi po natin na meron naman po tayong headway po dito at kumukunti na rin po itong number po nila. However, talaga pong malaki po ang ating lugar at malaki po ang ating lugar at marami po tayong boundary. So hindi po tayo masabi natin na free tayo ngayong araw na to at bukas ay wala na po. Yung pong mga napatay sa buy bust operation, Hepe, ano ang profile nito sa inyong investigasyon? Masabi po natin, ito pong mga taong ito ay involved sila ng pagtutulak ng droga dito sa side po na ito ng San Jose del Monte na malapit po sa boundary with Caloocan and Marilao. Sila po ay involved sa operation po na ito. Masabi po natin, bakaabot na po tayo ng taon. Nalaman po namin to mga 5 months ago kaya na-report po namin to sa higher headquarters at nag-conduct na rin kami ng iba't ibang operation para po malantag po itong grupong ito. Pero talaga pong madulas po ito at gumagamit nga po sila ng mga safe houses at sila ay palipat-lipat ng lugar. So nagkataon lang po kagabi, nagkaroon tayo ng headway at nagkaroon po tayo ng operation laban po dito sa mga to. Kaya po sila ay nagkaroon po ng encuentro at yun nga po nagresulta po ng pagkamatay po ng dalawang suspect. Hepe, bukod sa pagsasagawa ng mga buy bust operation, mga anti-narcotics operation, ano pa ang ginagawa nyo para ho matuldukan ng problema sa illegal na droga? Gayun binabanggit nyo ho kasi na isa ho sa mga nagiging factor ay nasa boundary po kayo ng mga lunsod at mga karatig bayan na siyang sinasabing supplier po ng shabu. Sir? Actually po, ang pagtutulungan po ng ating syudad, yung ating local government unit at saka yung ating mga barangay officials at saka na rin po yung mga barangay officials ng karating barangay at sa kabilang barangay po ng Caloocan. So ginagawa po natin yon at in-identify po natin yung mga tao na posibleng involved sa droga nito, information gathering. Lahat po ng pwede nating magawa ay ginagawa po natin. Kasama na rin po yung magpapasurrender ng ating mga kababayan na nalilis ng landas at gusto magbago. Yan po ay ating ginagawa at patuloy na ginagawa po dito sa siyudad po ng San Jose del Monte. Yung mga naging subject ng Oplantokang Hepe dati, kamusta po sa monitoring ninyo ngayon, sir? Masasabi po natin na yung ating mga naging subject ng Oplantokang at nag-surrender, sila po ay minamanmanan pa rin natin. Patuloy po natin silang tinitingnan kung hindi pa rin sila naglubay sa kanilang gawain. Yung mga hindi po naglulubay sa kanilang gawain ay makaasa po kayo na sa susunod na mga araw ay patuloy po namin, baka kasama na rin po sila na sa aming gagawing operasyon. So ito po ay patuloy lang po ang monitoring sa kanila. At sa katotohanan po, ito pong mga tao ito na nag-surrender po dati, ay yung iba po naman ay gusto talaga magbago at tumutulong din sa ating operasyon. Kaya po tayo nagkakaroon ng magandang resulta, katulad nitong nangyari po kagabi na nagkaroon po tayo ng engkwentro. Sa buong area, Hepe, ng San Jose del Monte, ilang barangay ang pwede nyo hong maituring na hotspot pagdating pa rin sa problema kaugnay ng illegal drug trade, sir? Mahirap po magsabi kung ilan po agad-agad ano dahil kailangan ko pong maging parehas at kailangan kong ikonsulta sa mga barangay officials. Masabi po natin yung unang pag-upo ko po rito 1 year ago at kumpara po sa ngayon, marami na po tayong mga lugar na masabi natin na kung meron mong problema sa droga, hindi na ganoon kalaki ang problema po natin. Pero masabi po natin, hindi po tayo pwedeng mag-relax po sa ngayon dahil kailangan po natin i-sustain ang ating ginagawang operasyon para tuluyang dumami po ang barangay na masabi natin na talagang kunting-kunti na lang po ang problema sa droga. Mga kapuso, ang hepe ng San Jose del Monte, Bulacan Police, si Police Superintendent Fitz Macariola. Hepe, maraming salamat. Good luck at magandang hapon po. Salamat po.